Mahaba na ang pila sa checkpoint sa boundary ng batasan Quezon City at San Mateo Rizal. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Maki Pulido. Maki. Susan, yung location ng checkpoint dito sa batasan San Mateo Road ay dito sa May Tulay. So kung makikita nyo, maaga pa lamang, actually bago pa mag-sunrise, talagang madilim pa, talagang mahaba na ang pila. So yung nakikita mo sa aking likod, dito sa may bandang kanan, pila yan ng mga pinababa mula sa mga sakay nilang mga bus at saka jeep, pila ng motor at pila ng mga private vehicles. So ang sistema kasi tulad sa ibang mga checkpoint, yung mga pasahero mula sa mga jeep o mga bus, pinabababa, pinapipila rito para makuha ang kanilang temperatura, tignan na yung kanilang company ID, at ito namang sa mga motor, dito daw nagkakaproblema sa pilang sinasabi sa atin ng mga pulis dahil pinapakiusapan na pumila pero hindi naman may iwasan siguro dahil lahat ay nagmamadali na at naiipit sa traffic, talagang nagkakasiksikan. Ngayon, ang pagkakakwento sa atin, mga usap natin, talagang mahaba yung pila para dito sa mga private vehicles dahil inaabot sila ng isa hanggang isang oras hanggat isa't kalahating oras hanggang maabot itong checkpoint na ito kung saan kukunin na rin yung kanilang temperatura. Maswerte itong ang pagkakasabi sa atin, nasa 10 to 15 minutes lang sila sa pila. Ngayon, syempre, itong mga pasahero na bumaba sa mga pampasaherong jeep at pampasaherong bus, kung gano'n sila katagal yung pila nung bus dito sa traffic, gano'n sila katagal nakasakay hanggat sila'y makababa dito. Kasi pagbaba ng mga pasahero dito, lalakad muna sila ng mga ilang metro para hanggang hihintay nila hanggang makatawid yung kanilang sasakyan at dun na sila ulit sasakay. Isa sa mga nakikita nating problema, di ba yung sinasabi nila Susan na social distancing kahit na nasa loob ka ng mga pampasaherong jeep. Isa rin yan sa problema ng mga pulis na nagbabantay ng checkpoint dahil punong-puno pa rin yung mga jeep na nakikita natin. Saglit, may mga nakausap tayo, hindi naman natin pwedeng tagalan yung pakikipagkwentuhan natin sa mga driver dahil maantala yung pila. Pero sabi ng mga driver na kausap natin, gustuhin man nila, nagkakaproblema rin lang naman talaga dahil talagang magsasakayan yung mga tao sa sobrang pagmamadali rin naman na makapasok na sa kanilang trabaho. So far, sa mga nakausap natin, inagahan naman daw nila yung kanilang pag-alis dahil alam naman nila na magkakaroon ng checkpoint at matatagalan na sila sa kanilang pagbiyahe. So medyo may lead time. So ang napapansin lang natin ngayon, Susan, kahit na mahaba na itong traffic dito sa may batasan San Mateo Road at ilang beses na rin sinabi sa atin na talagang ang tagal na nilang naghihintay, wala pa naman tayong nakikita nga nagiinit ng ulo o nagkakasagutan dito sa checkpoint. At least simula kaninang bago mag-alas 5 ng umaga ha. Kanina may napansin lang na ang chinecheck kasi yung temperatura, di ba Susan? Dito kanina sa may checkpoint, ang threshold kasi daw ay 37 degrees. May itinabi na isang nakapila na pasahero dahil ang kanyang temperatura ay 37.3. So ang protocol daw nila ay patatabihin lamang, merong triage area dito na makeshift na triage area na talaga namang parang gawa-gawa lamang na tent, papatabihin lang pagpapahingain ng 15 to 30 minutes at pagkatapos nun ay titignan ulit yung kanyang temperatura. Ang hindi lang malinaw kanina, kung halimbawa mataas pa rin yung temperatura, ano na yung susunod nilang gagawin? At least yun yung hihintay, babalikan pa natin pagkatapos ng report na ito, kung ano na yung susunod na step. Kung halimbawa yung temperatura nung pinapatabi, mananatiling mataas pa rin. Susan? Oh, bakit yung mga nakapila na hindi mga motor, ay mga sasakay ng mga pampasaherong sasakay, parang na-observe ba nila yung social distancing? Oo. Na-observe ba nila? Kasi pag nakikita mo, syempre lahat yan nagmamadali na, mamalilate na sa mga papasukan nilang trabaho, kung saan man. Parang magkakadikit na rin halos sila yung 1 meter, mukhang hindi na na-observe eh. Or nire-remind ba sila ng mga nasa checkpoint na ito po ang ating social distancing? Well, sa totoo lang, talagang hindi na nasusunod yung social distancing na 1 metro. Dapat malayo, di ba? Ang
pagsasabihan ay yung mga public utility vehicles. Pero kung titignan mo yung ating pila sa ngayon na Susan, eh talagang dikit-dikit rin naman yung mga tao. I think overwhelmed na rin yung mga nagbabantay. At the same time, talaga namang nagmamadali na rin yung mga kababayan natin na makapasok at pumipila, pumasok pa sa traffic. Hindi na rin na-o-observe yung dapat distansya para naman dun sa sinasabi nga natin na social distancing, Susan. Oo, siguro talaga marami pang kailangan plantyahin kung talagang gusto nilang ipatupad ng tama yung itong mga measures na ito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat, Maki Pulido.